Hi guys, welcome back to my channel JMA TV. For this video, mag-unboxing tayo ng sports camera. Yun, ito po yung nabili ko sa Shopee guys for only 507. Pero iwan ko lang kung kasi ang original price daw niya is 2,500, tapos nag-markdown is 507 na lang. Ay, actually 540 po siya, tapos naka-save po ako sa shipping, free delivery shipping kasi naka-save ako sa Shopee. Ito po yung sports camera guys na 18p 1080p. Ito po yon sports camera for only 507 pesos. Diba, napakamura lang. At i-open natin guys, tingnan natin yung sports camera. Napaka actually at 1 week and 3 days po siya dumating. Yun, ito po yun guys. Ay, open na natin. Napakabagal ma-open. Yun, ito po yung sports camera guys na for only 507. Pero try natin kung okay ba ito gamitin for vlogging. Napakamura lang niya guys. Sana po, sana maganda po yung quality ng camera na to. Ito po yung ano niya. Ito po yung sports cam camera guys. Yun. At sana guys, maganda po itong camera na ito kasi sana lang po maganda yung quality ng camera nito. Pero alam nyo naman sa price niya is napakamura lang. Siguro hindi na tayo mag-expect na maganda yung quality ng camera na ito kasi napakamura lang. Hindi katulad ng mga GoPro, mga Canon, mga iba't ibang camera dyan na mamahalin. Siyempre maganda yung quality ng camera na yun. Pero itong camera na ito guys, hindi pa natin alam kung maganda ba ito kasi sa Shopee lang natin ito nabili. Mas maganda kasi guys na yung actual talaga kayo magbili sa mga shop nila. Itatry talaga ninyo itatry talaga niyo bago kayo bumili. Kasi pero itong sa akin guys is sa Shopee lang ko lang kasi ito binili. Sana lang na maganda yung quality ng camera nito. Pero alam nyo naman na napakamura lang. Siyempre hindi tayo mag-expect na maganda yung quality ng camera nito. At ito guys, ituturo ko sa inyo ang mga ituturo ko sa inyo ang mga accessories niya guys. Sa accessories ng sports camera. Yun, ito yung sports camera guys. Ito yung ano niya, ito yung cover niya, yung carton. Enjoy it, love it. May paano pa siya. Pwede siya sa ano, sports camera 1080p. 'Di ba napakaayos kung 1080p. Ayun. Yun. Tapos i-open natin guys.
ito yung handbar pull mount. Yun, ito yung handbar pull mount at ito yung clip. Ayan ang clip at yun ang mount. Yun, mount. Yan ang mount, guys. Mount ng camera na yun. At bandage. Yan ang bandage. Bandages niya. Yung pang ano pang pwede mo ilagay sa motor. Yan sa helmet pwede ilagay. Yan. Tapos yan, isiparit natin. Tapos yan ang charger niya, guys. Hindi. Mount 3 yan. Tapos yan ang charger niya. Yan ang charger niya. Tapos yan ang ano niya. Yan ang camera niya, guys. Picture of water. Waterproof case. Yan ang waterproof case niya. Yan. Yun ang waterproof case niya, guys. At i-open natin. I-open natin yung waterproof case niya. Yun, ganun lang pag-open, guys. I-push mo lang, tapos open. Yun, i-push, tapos ihila mo pa itaas. Tapos open, kunin ang camera. Yun ang camera, guys. Diba, napakaliit lang. Hindi siya malaki. Napakaliit ng camera, guys. Ng sports camera. 8010p. Yun. Yun ang camera. Yun ang water. Power off. Yan. Screen niya, guys. I-on natin. Yun ang kuha niya, guys. Actually, guys, is napaka ano lang po niya, napaka gaan lang po niya, guys. Hindi po siya mabigat. Dadalhin. Ito po yung manual niya, guys, kung paano. May mga kung paano ano po yung paano po i-open, paano gagamitin, yun po. Dito nakasulat lahat sa manual yung sa manual ng camera na ito. Yun. Ayan. Yun ang mga ano niya. May mga ayan. Yun. Ito yung yun. Yun po ang camera na ito, guys. Feel ko hindi po talaga siya maganda ang quality ng camera na ito, kasi alam niyo naman sa price niya is napakamura lang. Ayan. Ay, hindi na tayo mag-expect na maganda yung kuha ng camera na ito. Pero hindi pa natin alam, kasi hindi ko pa naman na-transfer yung video sa cellphone. Pero sa camera talaga hindi ako mag-expect ng ganda. Pero iwan ko lang kung pag punta sa cellphone, kasi pag sa cellphone mayroon namang i-edit, pwede naman i-edit yung video. Pag i-transfer natin sa cellphone, pwede natin i-edit yung quality ng video. Pwede i-edit cellphone. Yun lang ang gagawin ko siguro. Pag i-transfer ko sa phone ko is i-edit ko lang sa phone yung video, ng quality ng video, ang pagkakuha sa camera na sports camera. At yun lang, guys. Kasi sa kagaya natin na mga baguhang vlogger pa lang, hindi tayo mag-expect na bumili ng mga mamahaling camera, kasi alam naman natin na wala pa tayong pera pang bili ng mga mamahaling kamera, mga magaganda yung quality ng kamera na bibili natin. Kaya
Dito muna tayo sa mga hindi kagandahan ng video. Hindi kagandahan ng pagkuha ng quality ng pagkakuha ng camera. Ayun. Pero pwede po ito siya sa ano guys, sa waterproof po itong camera na ito. May handle po siya.